name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we pray for the commissioning of the new set of officers of Knights of Columbus. Chapter in the Spies. We're hoping that it will become more visible as leaders of the Catholic faith, hoping that you will instill in your hearts the calling of the Lord Jesus Christ to become the living bread. Coming together to God's family with confidence, let us ask the Lord for the power of His strength. I confess Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have been deceived through my faults and my faults. Oh, God, by your name.
was withholding all grain heaps, sharing them with their hands and eating them. Some of the Pharisees asked, "Why are you doing what is prohibited on the Sabbath?" Jesus said to them, "Have you not read what David did when he and his men were hungry? How he entered God's house and took and ate the holy bread and gave it to his men? Even though holy priests are allowed to eat it." Then he said to them, "The Son of Man is born even of the Sabbath." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The Son of Man is born even of the Sabbath. Ilang beses na po natin narinig ang salitang pinahayag ng Panginoong Kapag. Bahagi po ito ng usapan na ipinapanahit ni Jesus. Noong tinatanong na ang mga Pariseo at mga Eskriba sa Jesus, bakit lumalabag sa utos ng pamamahinga ang mga alagad ni Jesus? So, bahagi yun ang utos ng mga Hudyo na bawal magtrabaho pag-araw ng Linggo, araw ng yung mga pagkakataon na parang tao ay
patuloy na amo na ibinibigay ko ni Pope Francis, kaya kunin niyo na sirain ang lahat ng mga istruktuhan na hindi magkakaroon tayo. Maliwanag ito na itinalaga ito sa isang insekal ko ng simbahan. Pero bahagi ko hanggang sa ngayon na pinapahaya ko, lalo-lalo na ako ng ating Santo Papa, na-receive yung pagkakataon na maano ng isang bagay na ito ay magkaroon ng kadahilanan upang hindi niya magkakara ang kanyang tungkulin. Halimbawa na lang ako sa ibang ito nito, yung kanyang tungkulin sa sa
Pero ganoon, kung isa nakakabalita ako na kayo meron kayong outreach program sa ibang parokya, wala mo kung kayo yun. Na magkaroon kayo ng outreach program sa ibang parokya, pero anong huwag gawin mo sa parokya natin? Kasi yung kayo ngayon sa Columbus kayo, Baptist Council, sa ibang Lady Paul's Council, okay lang yung tumulong kayo sa ibang parokya. Tumulong kayo sa ibang lugar. Pero, yung bang sarili ng parokya na matulungan ninyo, anong itutulong ninyong programa ninyo sa sarili ng parokya? So, wala. Ano magagawa natin kapag ang pag-iwis natin? Ay, para na tayo naging nameplate. Tayo ay yung amon yung binibili natin, you are Knights of Columbus of St. Martin de Porres Paris. Hindi kayo Knights of Columbus na pumasa ang parokya. Kaya ang amon ko sa inyo, be visible with this Paris. Maging bahay ng papilos na kung saan ay ipinamamanin natin. Naro, maging hotel kayo. Maging modelo kayo, lalo naman ng mga kabataan. Eh, huwag tayo magtaka ng mga maraming bakla. Bakit? Eh, ang modelo si Vice, yun ang nakakilala. Bakit? Ay, yung mga tunay ng mga lalaki na katao, hindi kayo nagpapakita. Paano tayo maging modelo kung tayo katao? Ano sabi ni Jesus? Yung ilaw ay hindi tinatago, nilalagay sa talagang paruman. At ito po yung hamon na kung saan ay binibigyan natin ng buhay kapag. Maging bahagi po. Sabagat, paano natin may papamaras ng pagdating ng pag-aaring ng Diyos? Kung misdirected tayo, kung hindi natin nakikita yung tunay natin pagdito sa pag-aaraw, bilang isang mananampalataya at lalo-lalo na bilang bahagi ng parokya na San Martin de Porres. Huwag natin kalimutan kasi yan sa atin kayo, kasi katoliko ko para kahit sa anong kahit yung magsipa. Walang problema yun, no? Pero once you are bounded with an organization in the name of the Paris, ay dapat yun ang higit ninyong pangalabaan. Kasi kaya na tayo nagkaroon na pagsisigarin ng parokya, kaya na tayo ay nagkaling isang San Martin de Porres. Humiwalay tayo sa Christ natin para po makita natin na higit natin mapangalagaan ang ating sambayanan. Kung sino mga nalagaan? Yung ibang lugar? Tayo. Tayo ang mawagilang sa parokya nito. Mga organisasyon ang bibilang sa parokya nito. Huwag yung problema yung ibang parokya sapagat may mga tao sa taloon na kikilos taloon. Okay rin yung kung talaga makita natin na tayo mismo ang parokya na ito ay stable na. Na talagang manasabi natin na, kaya namin mag-outreach, kaya matawag natin yung outreach, because why? Puno-puno na tayo. We are outpouring of our graces, that's why we have to go out para isyere sa iba. Pero mayroon naman yung tayo mag-outreach pagkatapos hindi tayo nakikita na kumikilos sa sarili namin parokya. So bahagi mo na ito maging bahagi ng pagkukod. Pasensya na kayo kung patuloy ko ito ipinabahagi sa lugar. Sabi nga ay ganun pa rin ang pakinig tayo kahit na maulit-ulit. Kaya tatlong taon na ito ipinulit. So bahagi mo na ito pagkukod sa ilo ng sarapan ng tumi kapag na patuloy natin
sa luna, malaki yung ipinamahayag sa ayon sa kaisipan na itinalaga sa inyo mula pa kay Father Martinez na kung saan ay naman ang matulungan natin. Lalo-lalo na, kaya yung nice to know sa simula yung sinagawa ng brother ko. Kapangilan. Naramdaman ba natin yung hapon na ito? Na ipinamamalit na natin yung kong may kapag. Matagal-tagal tayo ng kapangilan. Siguro po malamit ang magkakasa. Walang magkakasa. Hindi naman po sa utos na sa ako ng pangailan. Kung sa lahat ang mga utos. Bakit? Sa mga tutulungan naman ang pag-uisan na sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. It is truly right that God shall give you salvation always.
For through the even and first danger of God, my kings, extending your arm and mercy from these slaves, when you look on the loneliness of your handmaid, who gave us to her the altar of salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the hearts of angels adore your majesty and rejoice in your presence forever. May our voices be prayed, join with theirs in one chorus of exalted and praise, as we acclaim. In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory." Amen.
that we may be truly believe that our Lord is the Lord of the Sabbath, that not one of us, not even one of us, might sin against the Lord of the Sabbath because we are helping one another. You are
Go with the love of our Lord Jesus Christ.